It's a pervasive problem in all levels of government, and those seeking public office would often spout hollow promises to address corruption. But the problem persists. Now, over 100 local chief executives are banding together to push back against the lack of accountability and widespread corruption in government. These local officials from across the Philippines are making a stand as they launched Mayors for Good Governance. The movement aims to fight corrupt practices and encourage politicians to be transparent in their duties. It is spearheaded by Mayor Benjamin Magalong of Baguio City. Mukhang napaka-promising naman pala ng Mayors for Good Governance movement. Meron po ba sa ating mga manonood ang may alam kung sa anong classification ito nabibilang? Isa po ba itong NGO o ano? Anyway, pakinggan nga natin kung anong masasabi ni Mr. Magalong. Hindi na ba tayo magsasalita na lang? Dahil dyan ang kalakaran, patahimik na lang ba tayo? 20 years from now, ano sasabihin ng mga kabataan natin? Dad, during that time, you were in a position of influence. Kaya nyo mag-decision. Do something about the situation before. Now look at us, what is happening? Bakit hindi kayo gumalaw? No. May pagkakataon kayo. And this is the right time now for us to move. Now that we are mayors, are we not supposed to seize that moment and take the lead in the fight against corruption? In an interview with ABS-CBN News, Magalong said Mayors for Good Governance would be maintained as a movement and would not be a political organization. Nakakatuwa naman, tila napakaganda ng advocacy ng movement na ito. Sinasabing layunin nito ay ang paglaban sa corruption at hindi magagamit sa pamumulitika. Sa kabilang banda, maaari kayang maipaliwanag sa atin ni Mr. Magalong ang ibig sabihin nito? Nako po, para saan kaya ang fundraising na ito na pinangunahan ni Mr. Magalong? Sayang at hindi ako nakaabot. Matanong ko lang, nasunod kaya nito ang mga legal na pamantayan para mag-conduct ng fundraising? Curious lang naman. Kung sakaling hindi, narito ang isa sa aking mga nasaliksik kung paano gawing legal ang fundraising. At, sana'y mayroong makapagpaliwanag nito sa atin. Abangan ang mga susunod pang videos. Sama-sama nating suriin kung gaano ka-genuine ang advocacy na ito. Paki-explain. O nga pala, love you.